Hello guys, hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, Earth Signs, Virgo, Capricorn, Taurus, para sa lahat. Okay, Earth Signs. Mayroon ditong Earth Signs na posibleng namumroblema sila, lalo na sa usaping relationship. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, nagbala kayo or nagplano kayong ikasal or magpakasal, nagplano kayong mag-level up sa relationship, or expected nyo na tataas yung position nyo sa trabaho, but luckily, unluckily, yung iba sa inyo nawala ng trabaho, yung iba sa inyo nagkaroon ng heartbreak, diba? Nag-break sila ng karelasyon niya, and sobrang stress, sobrang anxiety and depression yung pwedeng naramdaman ng taong to. But, ayan, pag-aalala. Pero, yung iba naman sa inyo dito, hindi ito yung nangyari. Yung iba naman sa inyo dito is pwedeng tuloy na tuloy yung kasal, tuloy na tuloy yung business partnership, tuloy na tuloy yung promotion, yung salary increase and recognition. Okay, Earth Signs. Ang iba din dito sa inyo is looking for a job, stable job. So, dahil sa problema sa pera, dahil sa pag-aalala sa pera, kailangan mong umalis, lumayo. It's between, nasa crossroad ka eh, between relationship and family or financial success. Parang ganun. Diba? Sa confirmation, guys. Two cards. Itong two cards na to is dito siya sa unang barahan na to. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng may mga Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus na biglang bumagsak yung foundation nila. Parang akala nila magiging matayog yung foundation nila. Magiging secured yung like relationship. Akala nila tuloy-tuloy na yung swerte. Akala nila mapopromote sila. Akala nila hindi sila lolokohin ng karelasyon. Parang ganun. But, sa hindi inaasang pagkakataon, parang bumagsak yung foundation. Bumagsak yung expectation mo ay hindi nangyari. So, ang result, same lang siya. Tingnan mo. Itong dalawang to, same lang dito. Diba? Kung makikita mo. Okay, so sinasabi ng baraha mo dito na namumroblema ka, umiiyak ka sa gabi, sa kwarto, pwedeng nawala ng trabaho, nawala ng relationship, nasira yung tiwala, nawala ng, parang alam mo yun, yung in-expect mo hindi nangyari. Okay? Pero yung iba naman sa inyo dito, meron ditong pagbabago. Relationship, sinasabi na if nandito ka sa situation na to, heartbroken ka, nakaranas ka ng hindi magandang treatment sa relationship mo, sa in-laws, or kanino man, meron ditong number 10, completion. So, if ever man na ito yung situation mo, pwedeng may pagbabagong magaganap, lalo na sa relationship. Diba? Pwedeng magkaayos, mag-renew ng emotion, renewal of emotion, apology, forgiveness, parang ganun. And yung iba naman sa inyo dito, if ever pera yung hinihintay nyo, kailangan nyo lang daw na maging mapasensya, Earth Signs, kasi parating na siya. Diba? So, itong, like for example, naghihintay ka ng collaboration, investment, pag-aaral, ano man itong hinihintay mo, sinasabi ng baraan na konting tis pa, konting tiyaga pa, kasi parating na siya. Okay. Oh, 'di ba? So, mayroon kang mga nakahang na plano na pwedeng matuloy. So, konting tiis pa, guys. Konting tiis pa, ilaban mo lang. And be at peace, guys. Sa sinasabi ng baraha na pag-isipan natin ng mabuti, pag-isipan natin ng maayos yung mga decision making natin, lalo na dito. If ever na dito yung situation mo, ang dami-daming
nangyari sa nakaraan na, or pwedeng kasalukuyan na nasira yung foundation mo. Marami kang plano na nahang, hindi natuloy. So, sinasabi ng barami, pagbabago. Huwag kang maging negative kasi may pagbabagong magaganap. Okay? So, be at peace. Have faith. Pray. Let go. Let God manifest. And patahimikin mo yung iyong isip at puso. Alagaan mo rin yung katawan mo kasi napaka-importante ng katawan natin para makapag-isip tayo ng tamang solusyon sa kung ano man itong pinagdadaanan. Okay, so diba? Sinasabi ng Brasser dito na be courageous, be strong, be courageous. Yun lang yung pwede mong magawa sa ngayon. Kailangan mong maging malakas. Kung gusto mong ilaban itong Nine of Swords mo dito. Gusto mong ilaban yung pangarap mo. Gusto mong ilaban yung tagumpay. Gusto mong makaalis sa situation na yan. Lakasan mo daw yung loob mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi yung new beginnings dito, zero the fall. Possible yan eh. Lahat tayo dito sa mundo, binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagsimula ng bagong buhay, may correct yung mga mistakes natin. Nasa atin lang yun, kung ano yung reaction natin. Diba? Sinasabi ng Brasser dito na posibleng after few days or pwedeng February, March, April, may i-offer sa'yo na pwedeng after June, July, August, September, October, November, December, sinasabi ng barahan na may choice ka na hanapin or parang mabibigyan ka ng pagkakataon na makapagsimula. May mag-o-offer sa'yo ng trabaho or pwedeng may tutulong sa'yo para makapasok ka sa isang trabaho. May magre-recommenda sa'yo. So sa ngayon, ang sinasabi ng barahan sa'yo, have faith. Nandito yung number 2 of swords. Ang daming confusion, parang balisa ka. Balisa. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. But be courageous, be strong. Minsan, kailangan din nating mag-take ng risk. Okay? Para malaman natin kung hanggang saan kaya nating i-tolerate yung mga failures sa buhay natin. Okay? So, dito din, sa dalawang barahang ito, pwedeng isang medyo bata pa sa'yo ang mag-offer sa'yo ng work. Or pwedeng siya ang magiging dahilan para magkaroon ka ng trabaho. Or pwedeng i-recommend ka niya sa kung saan man ang trabaho na kailangan ng isang tulad mo. Okay? Thank you guys. Bye!